Ito si Frane Selak, Croatian, at isang music teacher na may normal at boring na buhay. Pero everything suddenly changed. Isang biyahe ng train pala ang simula ng sunod-sunod na encounter niya kay kamatayan. Ako si Miranda Man, at welcome to our new episode. 1962, sakay ng train si Frane biyahing Dubrovnik. Swabing-swabi ang andar, nang biglang nadiskaril ang tren na wala sariles at nagdive sa malamig na ilog. 17 ang patay, pero si Frane, alive and kicking. Nakalangoy siya sa gilid ng ilog. Baling braso lang at hypothermia ang nakuha niya. Nang sumunod na taon, sakay si Frane ng eroplano biyaheng Rijeka. Nakaupo siya malapit sa exit ng eroplano. Nang walang ano-ano, aksidenteng natanggal ang pinto nito. At kagaya ng mga napapanood natin sa mga action movies, hinigup siya ng pressure palabas. At para siyang ipot ng ibon na bumagsak mula sa langit, nag-crash ang airplane. 19 ang patay. Pero si Frane, sa malambot na tambakan ng dayami o haystack bumagsak. At walang anumang serious injury. Sa ibang tao siguro, kotang-kota na sa kamalasan kung sa kanila nangyari ito. Pero si Frane, nagsisimula pa lang. Dahil noong 1966, nahulog ulit ang sinasakyan niya sa ilog. Pero this time, bus naman. 4 ang patay. Pero si Frane, tama ka, ligtas pa rin. Noong 1970 naman, natakot na siguro siyang sumakay sa public transport. Kaya bumili na siya ng sarili niyang kotse. Pero habang nagda-drive, biglang nagliyab at sumabog ang fuel tank ng auto niya. Buti nakatakas siya. Pero kala mo ba yun na? Nagkakamali ka, boy. Dahil naulit pa ito. Noong 1973, nagliyab at sumabog muli ang kotse niya sa isang bagong car accident. Pagkatapos nito, naumay siguro si kamatayan kay Frane. Dahil natahimik ang buhay niya ng mahaba-habang taon. Hanggang noong 1995, umugong ulit ang pangalan niya nang mabundol siya ng isang bus. Pero gaya dati, hindi pa rin siya nadeds dito. Ang sumunod na taon naman, paakyat ang kotse niya ng bundok nang araruhin ito ng isang rumaragasang truck. Tumalsik si Frane palabas dahil wala siyang seatbelt. Laglag sa bangin ng kotse niya, sabay sabog sa baba, habang si Frane, parang action star, nakahawak siya sa sanga ng puno at dito na siya nakuha ng mga rescuer. Pero ang kapalaran, parang jowang may kasalanan sa kanya at ngayon gustong bumawi. Noong 2003, tumama si Frane sa loto ng tumataginting na 800,000 euros. Bumili siya ng 2 bahay at 1 bangka mula dito. Pero noong 2010, ipinamudmud niya sa mga kamag-anak at mga kaibigan ang natitira niyang pera at pinili niyang mamuhay ng isang simpleng buhay. May ibang nagdududa kung totoo ang mga kwento ni Frane. Wala kasing records ang ilan sa mga ito. Idagdag pa ang paiba-iba o inconsistent na storya niya sa mga interview. Pero meron namang nagtatanggol sa kanya. Sabi nila, baka daw dahil sa katandaan kaya limot na ni Frane ang eksaktong mga detalye ng mga karanasan niya. Kung ano ang totoo, kayo na ang mag-decide. Ito ang storya ni Frane Selak, the world's luckiest unlucky man. Malas ba siya dahil 7 siyang muntikang mamatay? O swerte ba siya dahil nakaligtas siya sa mga ito at nanalo pa sa loto? Kung may travel ka ngayon, gusto mo ba siyang makasama sa sasakyan? Ano sa palagay mo? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.